Ayan, so to give you a preview kung ano ba itong mga changes or adjustments na sinasabi namin for the RPMS school year 2020-21, ito po, itong mga naka-enumerate sa inyong screen, ang mga modifications that we made. No? So first is the objective. So the objectives taken from the PPST priority indicators were modified. Meron po tayong, later makikita nyo sa part ni Sir Caloy, makikita nyo kung ano yung mga indicators na dinagdag natin sa ating bagong RPMS tool. Of course, if you update the objectives, syempre meron ding updated ang ating mga means of verification or MOVs. Next is our performance indicators. Also, we will provide you with your alternative classroom observation processes and protocols. And lastly, syempre, with all these changes, hindi naman namin ine-expect na kinabukasan ay magagawa na po natin lahat ito, no? So of course, we provided you with an adjusted timeline ng ating RPMS cycle. Ayan. But given all these changes, hindi naman po to lahat ay ginawa overnight. Of course, the BHROD together with our partner, the RCTQ, starting April pa lang, pinag-usapan na namin kung ano bang klaseng mga tools ang kailangan nyo para masuportahan namin ang inyong teaching practice. No? So, we conducted focus group discussions with various stakeholders. So, kayo po yan aming mga teachers together with RPSDS, EPS, and some representatives from our CI strand. Meron din syempre nangyaring document analysis. So, nag-research din po kami ng iba't ibang literature and also taking notes sa data gathered from our implementation of the BELCP. Meron din tayong consultation with DepEd officials and partners. And also, syempre, dinalidate po namin ang current tools natin, the processes and protocols, to make sure that these tools and processes really do work, no? To make sure that these are effective pag binaba namin sa field. Ayan, maraming pinagdaanan kasi mahirap na po magbaba ng mga interventions na wala namang consultation. So like what you said kanina, kailangan lahat ng mga ginagawa natin sa department ay evidence-based para maging effective.